Bilang mga Katoliko, meron tayo mga bilang na iniyugnay natin sa iba't ibang katotohanan. Halimbawa po, kapag pinag-usapan natin ng 25, maalala natin ang Pasko. O kaya 19, maalala natin si Saint Joseph. At dahil tayo ay taga rito sa Santa Mesa, ang 13 ay mahalaga para sa atin. Bakit? Hindi dahil 13 ay number ni Judas. Ang 13 ay number ng Fatima. Alam natin ang kwento, alam natin ang kasaysayan, May 13, at ngayon July 13, 1917, nagpakita ulit ang Birhen sa tatlong batang pastol. At ang sabi niya ay, mag-alay kayo ng sakripisyo para patawarin ang inyong kasalanan at ialay ninyo ang iyong sarili sakali ni sinisang puso ng mahal na Birhen. Entrust yourselves to the Immaculate Heart. Make sacrifices and your sins will be forgiven. Ngayong gabi, July 13, sobra na sa 100 taon ang nakakalipas, balikan natin ulit ang Fatima. Nananawagan po ako sa inyo, dito po sana sa ating parokya, alagaan po ninyo ang 13. Alagaan po ninyo ang 13, sapagkat ang 13 dapat special para sa lahat ng parishioners dito. Alagaan po ninyo ang 13, sapagkat ang 13 ay bilang ng Birhen. Alagaan po ninyo ang 13, sapagkat ang 13 ay panawagan ng Birhen sa atin. Ngayong gabi po, tinanong ko si Father June, nasaan yung imahe ng tatlong bata ng Fatima? Naintindihan ko na hindi masyadong natatandaan yung tatlong bata kasi ho, ginawa ang parokyang ito na hindi pa santo at santa yung mga bata ng Fatima. Subalit, dalawa doon sa tatlong bata ay santa na po. Si Jacinta, si Francisco, at si Lucia. Santo na si Francisco, santa na si Jacinta, at si Lucia kamamatay lamang, pero sinimulan na ang proseso ng pag-iimbestiga upang siya'y maging banal. Tingnan natin yung mensahe ng Birhen sa tatlong bata. Ano ang sinabi ng Birhen kay Jacinta? Penance. Penance. Hindi lamang basta pagsisisi ng kasalanan, kundi pagsasakripisyo. Penance. Sapagkat ang madaling buhay ay hindi magandang tagapagturo ng karakter. An easy life is a bad teacher. At mga minamahal kong bata, mga minamahal kong kabataan, kung nahihirapan kayo sa pag-aaral, kung nahihirapan kayo sa pagsubok ng buhay, dapat ganyan talaga. Kasi yung madaling buhay ay walang maituturo sa atin. At itinuturo sa atin ni Santa Jacinta, penance, penance, penance. Sa simula ay mahirap, subalit kapag nayakap natin yung buhay ng penitensya, makikita natin dahan-dahan nagiging katulad tayo ni Kristo. Kay Francisco, ano naman ang matututunan natin? Alam po ninyo, si Francisco ay madalas na nagpupunta doon sa chapel ng kanilang parokya at palagi na lamang nakatingin doon sa tabernakulo. At palaging inuulit ni Francisco sa kanyang mga kalaro, I want to console Jesus. Sa isang musmos na isip, alam niya na nahihirapan si Jesus. Pero kahit musmos siya, alam niya na meron siyang magagawa para kay Jesus. Ngayon, matatanda na tayo, sasabihin natin, wala na tayong maidadagdag
how can we console Jesus? Pero si Francisco ay nagsasabi sa atin, I want to console Jesus. At paano niya ginawa consoling Jesus? By simply being there. Kung ang kay Jacinta ay penance, ang kay Francisco ay presence. Presence. Sa simbahan natin, palaging naririto si Jesus. Kaya kapag tayo pa ipapasok simbahan, bago kayo pumasok sa inyong upuan, dapat luluhod ng isang tuhod, pagbibigay galang sa may-ari ng bahay. At kaya kapag tayo ay nagkukomunyon, hindi lang basta tayong parang nagsusubo ng skyflakes, sapagkat ang tinatanggap natin ay ang Diyos mismo. Kaya nga kapag tayo nagkukomunyon, kapag isinubo natin ang ostya ay katawan ng Diyos. Hindi siya symbol, hindi siya sign, hindi siya drama. Ang ostya ay katawan mismo ng Diyos. At ipinapakain sa atin, nakakakilabot, pero yun ang totoo. Sabi nga po ni San Juan Marie Vianney, Katoliko o Kristiyano, hindi mo sukat akalain kung gano'ng kakamahal ng Diyos. Kasi kung maiintindihan mo kung gano'ng kakamahal ng Diyos, mamamatay ka sapagkat napakaliit ng iyong isip, napakaliit ng iyong puso para unawain ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Sa unang bata ng Fatima, penance. Sa pangalawang bata ng Fatima ay presence. Yung pangatlong bata ng Fatima ay tumanda. Naging mongha ng Carmel at halos mag-iisang daang taon nung siya'y mamatay. Parang nainip sapagkat yung kanyang mga kalaro ay patay na. Anong itinuturo sa atin ni Sister Lucia, ang pangatlong bata ng Fatima? Patience. Hintay lang. Darating din. Ang ating panahon ay nagmamadali. Nagmamadali tayo para sa mga walang kwentang bagay. Subalit, yung mga mahahalagang bagay ay hindi na natin napapansin. Nagmamadali tayong yumaman. Nagmamadaling kumita at sumikat. Nagmamadali tayo na gumaling sa karamdaman. Nagmamadali tayong makatapos ng pag-aaral. Nagmamadali tayo sa maraming bagay. Subalit, may mga bagay na kailangan nating hintayin. Sabi nga ng literature, it is the time that you spend with your rose that makes your rose special. Mga minamahal kong kapatid, may bulong ang mahal na birhen ng Fatima. Subalit, may bulong din ang tatlong bata na nakakita sa kanya. Mula kay Jacinta, binubulong niya sa iyong puso, penance. Sa pagkukumpisal, sa pagsasakripisyo, bawas-bawasan mo ang reklamo. Bawas-bawasan mo yung paghahanap ng maginhawang buhay. Yakapin mo ng tahimik ang mahirap na buhay. Sapagkat ang mga lihim na aral ng buhay, matututunan lamang natin sa kahirapan. Presence. Spend time with the Lord. Hindi lang dahil may misa, kundi bisitahin siya dito. At katulad ni Francisco, sabihin natin, Jesus, I want to console you. I want to console Jesus. Sabi ni San Francisco Marto. At kung kayo'y naiinip, alalahanin lang natin si Sister Lucia na naghintay sa tamang panahon, sa takdang panahon, sapagkat alam ng Diyos ang tamang panahon para sa ating lahat. Penance, presence, patience. Tuwing 13 ng bawat buwan, alalahanin natin ang panawagan ng Fatima. Tuwing 13 ng bawat buwan,
alalahanin natin ang tatlong bata ng Fatima. Penance, presence, patience. Our Lady of Fatima, bring us to Jesus.